Kaya nangangailangan sila ng tao. Yun. Kaya mag i-take advantage niyo yung ano ngayon, yung pag-a-apply ngayon kasi hindi sila pihikan sa pagkuha ng tao, di ba? Tak lang 'yan. Ah. Yun. Ah. Oh, guys, kumusta na kayo? Ito nga pala uli. Si Panlasang Binoy. Wala akong magawa eh. Nagluluto lang tayo. Ano eh, medyo malamig na yung panahon. Magluto tayo ng masarap magsabaw. Na pinanood ko si Panlasang Pinoy, saktong-sakto, full din siya ano, nagluluto ng ano, sinigang. Sinigang na salmon. No? Nakakita rin ako sa ano eh, sa grocery ng salmon. Kaya masinigang din tayo. No? Sarap humigop ng sabaw pag ganito kalamig. Salmon. Marami rito ano yung karamihan kung mga may mga nagtatanong. Di ba diyan sa Pilipinas, medyo ano, medyo mahal yung mga isda, yung mga ganun, mga pampano, yung mga salmon. Yung mga isdang hinahanap niyo sa Pilipinas na meron available dito sa ano, sa Canada usually. Salmon, pampano, pero karamihan frozen. Pero mura lang naman. May mga fresh naman kaya lang medyo mahal. Yung mga binibili ko dati na pang ano ba yun, pang luto ko ng ano, yung mga pilay na salmon, yun mahal, mga nasa $20. Pero ito, yung ganito, yung frozen na malinis na siya na salmon, malaki na. Ano lang, parang mga nasa 7 lang, ganun. Kaya, pwede na. So, yun nga. Ano bang magandang i-discuss natin ngayon? Itong mga ano, ingredients. Diba? Dito lang ako natututo magluto. Sa Pilipinas, di naman ako talaga nagluluto kasi ano yan, trabaho ng aking ano, mahal na misis. Kaya namimiss ko ang aking misis eh. Alam mo yun, yung pagka uuwi ka, may kakainin na, ganun. Dito wala. Kailangan pa magluto. Natututo lang ako kay Panlasang Pinoy. Saka mahirap kasi pagka magtatanong ka sa Pilipinas. Kunyari, tinatanong ko yung misis ko, paano mo magluto ng ganito, ganyan? Mahirap magtanong kasi hindi niya pa alam kung ano yung mga available lang na ingredients dito sa Canada. Kasi hindi naman lahat available, hindi tulad diyan sa Pilipinas. Pumunta ka lang ng palengke, napakaraming ano, mabibili na eh. Dito magre-rely ka lang sa availability, yung sa kung saan ka lang makakabili, sa superstore. Meron naman yung mga ano, mga Asian store. Pwede ka pumunta ron. Kaya lang sa totoo lang, medyo mahal talaga pag bumili ka sa... Kasi specialty store na sila eh. Kumbaga, ano pa, in-export, in-import pa yung mga, ano, yung mga binibenta nila, kaya medyo mahal. Pero yun nga, ano ba yung gusto kong i-discuss sa inyo? Oh, yun pala yung ano, yung tungkol sa pag-a-apply. Kung sino man yung gustong mag-apply sa inyo ng ano, ng butcher, ng butchery. 'Di ba? Sabi ko nga dati sa amin, nag-ano lang ako, nagbaka sakali lang ako na mag-apply. Tapos sinuwerte naman kasi nakuha agad ako ng a-applyan. Yung mga supermarket ganun. Kasi nga, 'di ba nga sabi ko ngayon, sa sobrang in demand ng pagbubutcher. Ginagawa na rin business ng ibang mga companies. Kailangan pa may bayad, kailangan may mga certificates, mga ganun. Pero ito bigyan ko magandang tip sa inyo. Itong bare months, madaling mag-apply sa mga supermarket. Alam niyo kung bakit? Kasi palapit na yung peak months ng mga supermarket ngayon. Kaya ito na yung pinakamagandang panahon kung gusto niyo magsimula na mag-gain ng experience.
ito na yung magandang panahon. Nangangailangan yung mga supermarkets ng yung mga seasonal employees. Magandahan yun. Kahit wala kayong mga experience, turuan ay ano pa, kakapasok kayo. Kasi nga, ito na yung time na ano na maraming mga customers na customers. Yun nga. Dami ko yatang sibuyas. Oh. Diba? Sibuyas, bawang, saka luya, tapos isda. Right. Oh, yun nga. Kasi nga sa sobrang magiging in demand ng mga merchandisers, sa mga butchers, sa mga supermarket ngayon. Kasi nga ito na yung peak season. Maraming mga nagugrocery, maraming namimili. Siyempre, mas gusto nila ngayon na mas maraming tao. Kumukuha ngayon sila ng mga tawag nila seasonal lang. Minsan, hina-hire nila lang good for 2 months, good for 1 month lang, saka kayo magre-renew lang kayo ng magre-renew. Pero kailangan nyo lang naman experience, di ba? O tapos ayaw nyo hindi na kayong mag-a-apply ng yung mga certificate. Di ba kasi karamihan, gusto pa mayroong certificate, yung may mga kailangan, may mga bayad pa, ganun. O yan, wala. Kasi i-hire nila kagad kayo niyan, sigurado yan. Saka kayo ngayon magsimula na mag-apply. Tapos ngayon, pag natapos niyo yung mga seasonal na trabaho sa supermarket, saka kayo mag-apply ng regular na pagbubutcher na. Diba? Saka kayo mag-apply sa kung saan company niyo gusto, sa Monterrey, sa Robina Farm, sa North Star, diba? Mga ganun. Yun. Lagyan ko na ng tubig. Baka madurog yung isda ko pala eh. First time na tayo magluto ng ganito eh. So yun. Ano na ba yung mga nasabi ko? O ngayon na nakuha kayo ng mga supermarket. Ganyan. Ano lang yan? Seasonal. Ang kagandahan kasi kung ngayon kayo mag-a-apply, hindi sila masyadong mapili. Kasi nga, kailangan nila ng tao. Naalala ko yan dati nung nasa supermarket ako. Pagka, yung mga mga peak season, talagang full force yung mga supermarket. Lalo na pagka yung December. Naalala ko dati, pangmalakasan yung pasok niyan. Parang walang patid every day sa supermarket. Ang daming namimili. Lalo na yung pagka malapit na yung kunyari, magpapasko, 23, 24 ng gabi. Tapos yung New Year, 28, 29, 30. Bugbog yung mga merchandiser. Sobrang daming tao. Kaya nangangailangan sila ng tao. Yun. Kaya mag-i-take advantage niyo yung pag-a-apply ngayon kasi hindi sila pihikan sa pagkuha ng tao, 'di ba? Tak lang 'yan. Ah. So 'yun. 'Yun lang naman yung masasabi ko. Kaya tapos ngayon pala meron akong magandang update sa aking pero hindi ko muna 'yan. Kaya masaya ako ngayong itong week na 'to eh. Kasi nagkakaroon tayo ng update. Whew! Salamat po, salamat. Panis. ano pong mga gusto nyong malaman? Pagka meron kayong mga questions sa akin about sa mga kung paano mag-apply, kung paano ba sisimulan, ano ba yung kailangan. Message nyo lang ako, i-comment nyo rito sa video na to, no? Yung tungkol sa paggawa ng, paggamit ng reviewer ko, pinipilit na ako ng asawa ko gawan ko na raw kasi lagi ko raw sinasabi pa ulit-ulit.
gawan ko raw ng video yung kung paano gamitin yung IELTS reviewer. Eh, gagawin natin yan. Baka itong ano, Sunday para meron tayong free time. I-step by step natin kung paano gamitin yung reviewer na yun. Yung through sa, yung kunyari sa listening, sa YouTube, gagamitin natin yung sa YouTube. Nakasama yung reviewer na pinamigay ko sa listening, sa reading, mga ganun, sa writing. Yan, yan yung mga marireview mo niyan. Kasi yung speaking, nasa inyo na yun. Dapat mahasa kayo. Ako, ang pinagpapraktisan ko dati sa speaking, yung mga anak ko, kasi mga English speaking mga anak ko eh. So yun, ganun dapat. Ano ba? Yun lang. Wala na naman tayong ibang ano eh, magawa na video eh. Ano lang to, mabilisang video lang to. Ginagawa ko ngayon, every other day yung upload ko para ano, meron tayong ma-upload. So yun. Ano ba bang ibang mga ano natin, pwede nating ma-discuss? Kasi yung sa mga nagtatanong kasi minsan, paulit-ulit na lang. Kunyari, mga bagong naka-panood sa akin. Lahat yan, usually, yung mga tanong nyo, nagawan ko na ng video. Gumawa ko ng playlist na mga butcher, about sa butcher sa pag-apply sa Canada. Yun yung panoorin nyo, i-binge-watch nyo yun. No? Para makita na ano nyo yung explanation ko. Kasi kung kunyari, pa-uulitin ko na naman, pareho lang naman yun eh, di ba? Sabihin nyo, paulit-ulit lang yung mga sinasabi ko, di ba? Yun na lang yung panoorin nyo, di ba? Marami na yun kung paano mag-apply, paano mag-start mag-butcher, maging kumuha ng experience, paano mag-apply papunta rito sa Canada, ano yung mga agencies, mga employers, kung gusto nyo ng slaughtering na NC2, kung saan makakakuha ng mapapasukan ng mga schools, yung mga slaughtering house na nagbibigay ng scholarship, yung libre yun. Imbis na magbabayad kayo, meron mga 25,000, 35,000, meron yun. Meron akong ginawang video, nandun yung mga listahan ng mga nagbibigay ng scholars. Tapos, ano pa ba? Kung paano, ano yung mga ipapack nyo pagka kayo ay paalis na papuntang Canada, ano yung mga bawal, mga do's and don'ts kung kunyari mag-a-apply kayo, kung ano bang magandang pasukan sa UK ba, sa Canada, New Zealand, meron na ako mga ganyang video, ulit-ulit lang yung mga yan eh, di ba? Tingnan nyo na lang, hanapin nyo lang sa ano ko, saka siyempre mag-like, share, subscribe kayo para masaya, di ba? Yun lang. Wala na ako yung bang masabi, haba na naman 'ti. Ha? Like, share, subscribe ay mga gal. Alam niyo na. Na, paalam.